Tumayo po tayo. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating makabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kakayaayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Para nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa kautusan, sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina, at ang nagkakawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon nang walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan.
kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa Kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapo ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya, maging bukas palad ka sa Kanya gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti. Gagantihan Kanya ng pitong ibayo. Huwag mong susuhulan ang Panginoon sapagkat di siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuo at saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpuporing walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Tumayo po tayo. Oh, alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo,
iniwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Ang sabi ho ni Pedro kay Jesus, tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Minsan ito din po ang harap, ang ating saloobin natin kay Jesus. Panginoon, iniwan po namin ang mga kasiyahan namin at pinipili ka namin. At ganoon naman ho, pag pinipili natin si Jesus, may mga bagay tayong kailangan talikuran. Hindi mo pwedeng piliin si Jesus pero mapangapi ka sa kapwa mo. Hindi mo pwedeng piliin si Jesus pero may asawa ka at may iba kang kachat. Hindi mo pwedeng piliin si Jesus kung hindi ka marunong gumalang ng kapwa mo. Magandang paalala sa atin ito, Panginoon, iniwan po namin ang lahat. Hindi lang pamilya ang iniwan nila Pedro, pero hinayaan nila na sila'y hubugin ni Jesus at talikuran din nila ang kanilang mga kasalanan. Iniwan ang mga dating gawain para sumunod kay Jesus. Kaya po lahat ng sumusunod kay Jesus ay inaanyayahan po sa pagbabago ng buhay. Pag sumunod kay Jesus, tatalikuran mo ang bisyo. Pag sumunod kay Jesus, tatalikuran mo na ang kasalanan at pangit na gawain. Dahil si Jesus na ang pinipili mo. At si Jesus ang mahalaga para sa iyo. Kaya kung mahalaga si Jesus, susundin natin ang kanyang utos. Ba? At ganoon naman ho eh. Pag mahalaga si Jesus sa atin, nais nating pakinggan ang kanyang salita at sundin ang kanyang utos. Pero may paalala si Jesus. Ang inyong pagpili sa akin, may kalakip na pag-uusig. Kaya sinasabi niya, pagpipiliin niyo ako, sinasabi ko na sa inyo, hindi madali ang pagsunod sa akin. Hindi magiging madali ang inyong tatahaking landas kung ako ang susundan ninyo, may kalakip na pag-uusig. Pero, ano ba ang mas mahalaga? Ang tingin ng tao sa atin o ang tingin ng Diyos sa atin? Kasi yung pag-uusig, tingin ng tao yan sa atin eh. Hindi nila naintindihan ang ating pananampalataya. Pero para sa atin, mas mahalaga ang tingin ng Diyos sa buhay ko. How does God look at my life? And that is more important. Mas mahalaga ho yun kaysa sa sasabihin ng iba, kaysa komento ng iba. Para sa iyo, buong puso kang sumusunod kay Jesus, nagsusumikap na talikuran ang mga kasalanan at pangit na gawain. Nagsusumikap na
maging bagong nilikha ni Jesus. So nagsusumikap na maging bago, nagpapakabago. At ito po'y tahaki nating landas. Bagamat hindi po magiging madali ang pagsunod kay Jesus. Pero sabi nga, even though it's not easy, it is worthwhile. Sulit ang sumunod kay Jesus. Bakit? Kasi kay Jesus natin matatagpuan ang kaganapan ng buhay. Kaya ako kahit hindi humadali, kahit may mga pagsubok na dumadaan, at hindi rin madali hong tumalikod sa mga dating gawain, pero ang lahat ng mga sakripisyo na ito ay sulit dahil kay Jesus natin matatagpuan ang kaganapan ng buhay. Ito din po sana ang sabihin natin sa Poong Jesus Nazareno. Panginoon, iniwan ko na ho ang aking mga pangit na gawain. Susunod na po ako sa iyo. Ikaw ang nagdadala at nagbibigay ng salita na nagbibigay buhay. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, itinataas natin ang ating mga puso sa maalab na panalangin sa Ama. Ang ating itugon, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso naway hindi nating isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik loob, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga kapansanan naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makalangit na Ama, tingnan mo nang may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ang aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mumuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Hesukristo. Siya na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog
ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dahambana, katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at kalak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Panggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nagalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ako tutungo, saan pa maghanap hanggang sa dulo ng dagat? Walang makikitang tulad mo, libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa'yo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa'yo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Announcement. Ang lahat po ay nanyayahan sa ating healing mass in service sa darating na June 1, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipagnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang aming pagsaluhan ay dulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ibigay ang pagbabasbas, ay meron po akong pakiusap. No po, pwede ko akong makiusap. Sa araw na po ito, pwede ko pong hilingin na may pagdadasal po tayo. No, sa kanan ko po, si yung nagsaserve po sa atin, yung seminarista natin, no ho, ay pakisama po sa inyong panalangin. Siya po ay naghihintay na lang po na maordinahan. No ho, at isama niyo po siya sa kanyang panalangin. Dito po siya naka-assign dito sa atin sa Quiapo. At ngayon po ay birthday ho niya. Kaya po, pakisama po sa inyong panalangin. Hindi ko na ho i-reveal yung age. No ho, sabi po niya nasa kalendaryo pa ho siya, no? At pakisama po siya sa ating panalangin. At pinapaabot din ng lahat, lalo na ang mga naglilingkod dito sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno, ang pagbati sa iyo ng happy birthday. Happy birthday, EJ. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Gusto Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at ligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.